Okay, yan, power pa yaman. So, we're live. I hope naririnig niyo ako na maayos, no? Ayan. So yan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat. Kung nasang parte ka pa man ng buong Pilipinas o buong mundo. So welcome dito sa ating Q&A session. So I hope naririnig niyo ako ng maayos. Kasi last time nagkaroon tayo ng technical problem. Pero I hope naririnig nyo ako ng maayos tonight. And I hope okay kayo. Especially yung mga apektado ng MECQ. Kasi nagkaroon ulit ng MECQ sa Metro Manila. Hindi ako nagkakamali. Yun ang balita ko. So dito sa amin sa Lucena medyo may higpit na din ulit. Yun, medyo. Medyo lang naman. Hindi pa masyado pero medyo. So I hope okay lang kayo and stay safe, no? Dahil dumadami daw yung ano, yung case ng pandemic natin. Pero yun, kaya sundin na lang natin kung ano sinasabi ng authority. So magandang gabi and welcome dito sa ating Q&A session, especially sa mga first timer, comment kayo diyan. Sa mga first timer, comment kayo diyan sa ilalim para mabigyan ko kayo ng shout out. Yun, power. Okay. Sino yung pinakauna dito? Sino yung pinakaunang nag-comment na mababasa ko? Adiotor Reyes. Okay, so yan. Si Adiotor, pangatlong beses na kitang nakita dito. Hindi ko makalimutan yung pangalan mo eh. So, ayan. Welcome dito sa ating Q&A session. Sa mga nandito na, shout out sa inyo. Sino yung nandito? Janet, ayan, si Josephine, Jonalyn, Benchon, Lubin. Power. Sarah, Virgilio, tama ba? Develin, Chokis? Chokis, RJ, Virge, Bigmar, Claystone, ayan. So, ayun, welcome dito sa Q&A session natin. Sa mga first-timer, no, para kung sakaling hindi pa kayo pamilyar, itong Q&A session natin ay open sa lahat ng mga network marketers na gustong kumita sa ethical na paraan. So, lahat open to sa inyo. Regardless kung saan company kakabilang, which I assume na sana legal yan, pwedeng welcome na welcome ka dito. Walang company dito. Ito yung common ground natin. Tayong mga ethical networkers, ito yung common ground natin. And yun lang, speaking of company, bawal lang tayong mag-comment dyan. Mag-mention, mag-comment ng kahit na anong network marketing company. Kasi ako personally, I am actively building ng aking network marketing team network, sa aking current network marketing company. Pero hindi ako magbabanggit dyan ng company ko or hindi ako magpo-promote. Kasi ang pinakang purpose nitong Q&A session is sumagot ako sa mga tanong nyo. Kasi marami akong free videos dito sa Facebook, sa YouTube, madami ako niyan. Magsasawa kayo doon. Pero ang kinaibahan kasi dito sa Q&A session natin is makakapagtanong kayo live, no? Makakapagtanong kayo live and masasagot ko live. Kasi yung mga tinatanong nyo sa YouTube, hindi ko alam kung kailan ko masasagutan 'yon kasi ang dami nyo. So, yon dito sa ating Q&A session, basta maagap ka, mauna ka magtanong, eh, masasagot natin yan. Okay? And sa pagtatanong, as much as possible, gawin yung clear yung tanong nyo, specific, i-comment nyo lang kung saan nyo man pinanonood ito na page ko, kung saan nyo pinanonood, i-comment nyo lang yung tanong nyo para masagutan ko. And ako, pag nasagot ng tanong para sa mga first-timer, kasi yung mga palaging umaattend dito is yung mga payaman. Okay, ang tawag ko sa kanila yung mga payaman. Yung mga palaging umaattend nito, yung kilala na ako. Pag ako sumasagot, is real talk. Hindi ko sasagutin yung tanong mo sa basis sa kung ano yung gusto mong marinig. Ang isasagot ko is kung ano yung kailangan mong marinig, regardless masaktan ka o hindi. Wala akong pakialam. Okay, so mabait naman ako. Mabait naman ako. Pero ganun ako sumagot. And yung mga isasagot ko is based on my experience. Kasi medyo lang naman. Medyo matagal-tagal ko na rin ginagawa tong negosyo na to. Almost 7 years na. So medyo matagal lang naman. But medyo bata-bata pa ako sa industriya na to. Pero yun, tagal na. Start ako ng 2013 ng November. So pa 7 years na this coming November sa network marketing industry. And marami na rin akong company na salihan. Marami na ba? Pang 5 yata yung ngayon. So, ito na yung last. Ayaw ka nang maghanap pa ng iba. So, kasi hindi naman ako nag-sumali sa mga company, nagpalipat-lipat dahil trip ko lang. Diba? Ang hirap kasi makahanap ng matinong company. Ang hirap makahanap ng matinong mentor, matinong may-ari. So, kapag ikaw ay nakahanap na ng ganun, diyan ka na. Diyan ka na lang.
Tiyagain mo na lang hanggang mag-succeed ka. Okay. So, and kaya yung mga isasagot ko sa inyo is based on my experience. And kapag ka meron kayong tinanong dyan na hindi ko alam ang sagot, sasabihin ko na hindi ko alam ang sagot, no? Especially outside, kung yan ay outside network marketing. So, wag niyo akong tatanungin ng mga outside network marketing like ibang industries like real estate, investments, stock. Wag niyo akong tatanungin ng ganyan kasi hindi ako expert sa ganyang larangan. Doon kayo sa ibang expert magtanong. Network marketing, okay? Doon tayo sa networking, power, doon tayo. Doon niyo ako tanungin, okay? Kasi yun yung alam ko. Matagal ko nang ginagawa. And ano pa? Ano pa ba nakakalimutan ko? And yun nga, kapag may sinagot ako sa inyo, sa tanong nyo, kung sa tingin nyo ay mali ako, kung sa tingin nyo ay hindi tama yung sinabi ko, then feel free na wag mong gawin. Wala namang problema. Wag kang mag-agree. Wala kang pakialam. Hindi ako nandito para humingi ng, para mag-agree kayo sa akin. Kundi ang isashare ko sa inyo is kung ano yung experience ko, di ba? Yun nga sabi ko. Ang isashare ko sa inyo is kung ano yung nag-work sa akin, hindi nag-work sa akin. Bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Kung gagawin nyo o hindi, nasa sa inyo yan. Malaya kayo. Okay? So, lastly, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospect Handbook. No? Yung Unlimited Prospect Handbook, dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng Unlimited Prospect. Yeah? Nandun na sa title. Unlimited Prospect sa negosyo mo, regardless kung anong company ka kabilang, online and offline. So, may tinuro ako doon. Nagbigay ako doon ng mga strategies, scripts. Especially, yung pinaka-importante doon yung mindset eh. Kasi kahit anong strategy matutunan mo, kung mali yung mindset mo, walang kwenta yung lahat. So, yun. Hindi pa pala last. Follow nyo ako sa Instagram. Follow nyo ako sa YouTube. Subscribe kayo sa YouTube channel ko. Libre lang lahat yan. Like nyo tong Facebook page na to na pinanonoodan nyo netong Q&A. Kasi libre lang mag-like. No? And i-follow nyo si First para kung sakaling every time na meron tayong live na ganito, ay kayo yung unang manonotify. Okay, i-see First mo siya. And also, itong Q&A session natin, nabanggit ko ba? Every Friday at 8 PM Philippines time. Okay, ayan, nawawala yung mga tanong. Meron ako. Nawawala yung mga tanong. Pag hindi ko pala nasagot yung tanong, ano ha? Ano yun lang? Ulitin nyo lang yung comment kasi umaakyat. Ayun. Kinakopy ko, hinahabol ko. Hindi ko alam kung bakit. Ganun na naman. Okay. So yun, nadistract ako. And kapag ka kayo nagdoble ng tanong, no, give chance to others muna tayo. Sasagutin ko naman is yung ano, yung bagong nagtanong. Kung wala nang tanong, edi sasagutin ko yung tanong mo kung gano'ng karami yan. Basta wala nang ibang bagong nagtatanong. Para mabigyan natin ng chance. Hindi ko may papangako na masasagot ko lahat ng tanong nyo kasi limited time lang yung meron tayo. Hanggang 9 PM lang ito. Actually, before 9 PM, mga 9:55 kasi meron akong training after nito. So, yun, bibigay ko yung best ko. Okay, so with that being said, power pa naman. Nandiyan naman na yung mga links. Check na lang. Check nyo na lang mamaya. Okay, start na tayo magsagot ng mga tanong. Okay, so yan. First question from ayun, Adiutor. Si Adiutor ulit to yata. Reyes, tama? Yan, tanong ko lang po para sa'yo. Alin ang dapat salihan ng MLM company? Yun po bang nakalipad na? I mean, matagal na or palipad pa lang or yung kakaboom pa lang? Same po, legit sila. Bakit? At bakit po? Okay, so, great question. Basta legit. Basta legit. Okay, hindi yung legit-legitan. Hindi yung kunwaring legit. No, yung legit talaga. Ayoko kasi masyadong mahaba kasi pagdating dito sa topic na to. Kasi magagaling na yung mga scammer eh. Yung mga scammer, may mga products na rin sila. Ibang level talaga tong mga to. No, sa halip na gawin yung matino, eh talagang wala eh, scam. Scam tayo yaman eh, di ba? So, basta na-assure mo naman na legit siya. Okay, sa case na tanong ni ano, sa case ng tanong ni tawag dito, sa case ng tanong ni Adiutor, sabi niya is legit, di ba? Tanong niya is ano yung sasalihan, nakalipad na, yung mga credible na, palipad pa lang, kakaboom pa lang. It doesn't matter. No? Para sa akin, wala akong pakialam kung anong klaseng company. As long as legit yan, matino yung may-ari. No? Kahit nga hindi matino yung upline ko, wala naman akong pakialam eh. Basta matino yung may-ari. No? Matino yung may-ari, matino yung kumpanya, legit, may magagandang products, may magandang compensation plan, okay na ako doon. No? Kahit hindi yan kilala. Actually, yung company na kinabibilangan ko, hindi naman sikat eh. Sa mga nakakalam, huwag nyo nang banggitin, no? Huwag nyo nang i-comment dyan. Hindi naman sikat, no? Hindi naman sikat. Pero
malaking kinikita namin. Masaya kami. Masaya kami. Okay, masaya kami. Kasi wala namang kinalaman yan dun. No, walang kinalaman sa kumpanya mo ang magiging success mo. Kahit pa yan, ito para mas maunawaan mo. Halimbawa, ako at saka si Adiotor na lang gamitin natin na ano. Sana yung tama yung pronunciation ko sa pangalan mo. Ako na lang at saka si Adiotor. Halimbawa, ako, kabilang ako sa the best company in the whole universe. No, may mga member kami ng mga alien, 'di ba? Kasi the best pati mga EPs, mga aso member namin napapower. The best talaga eh. Number one. 'Di ba? Kung merong mas mataas pa sa number one, 'di ba? Number zero. 'Di ba? The best, kabilang ako doon. Okay? Samantalang si Adiutor, example 'to ha. Samantalang si Adiutor, kabilang siya sa okay lang na kumpanya, no? Hindi kilala, pero legit, maganda products, maganda compensation plan. Okay naman, pero hindi kilala. Hindi sikat, no? Hindi kilala. Pero ang pinagkaiba namin ni Adiutor, si Adiutor sobrang galing. Sobrang galing. Skills wise, leadership, mindset, magaling. Experiensado, no? Samantalang ako, kabaliktaran niya. Wala akong alam. Di ba? Wala akong alam sa negosyo, first time ko, di ba? Mali-mali mindset ko. Wala akong leadership kasi nga bago eh. Alam namang may leadership agad, bago. Di ba? Wala akong kaalam-alam sa negosyo. Pero kabilang ako sa the best in the universe na company. Kabilang ako doon. Si Adiotor hindi. Sa tingin niyo, sino sa aming dalawa yung kikita ng malaki? Sa tingin niyo, comment niyo nga dyan. Sa tingin niyo, sino yung ano, sino yung kikita sa amin ng malaki? Okay, sino sa tingin niyo kikita sa amin ng malaki? Comment niyo diyan. Ako kabilang ako sa the best company in the whole universe. Talagang napakalupit. Yeah, pati mga alien member namin. No, yung mga hindi pa na-discovering mga alien member namin. No, sumasali sa amin lahat. Lahat ng pwedeng pasali. Buhay man 'yan o patay, sumasali. Diba? Kasi the best. Pero yun nga, si Adiutor, yung kompleto ng skills, mindset, leadership, experience, kompleto siya nun. Ako wala. Diba? Alam niyo naman yung sagot eh. Diba? Obvious naman eh. Obvious naman. Si Adiutor ang kikita ng malaki. Hindi ako. Kasi kahit gaano, parang sa sasakyan, kahit gaano kaganda yung ano, yung sasakyan ko, kung hindi ako marunong mag-drive, hindi ko mai-enjoy. Kahit pa kumuha ako ng driver, hindi ko rin mai-enjoy. Ba't pa ako bumili nun? Di sana bumili na lang ako ng ano, ordinaryong sasakyan ko. Magda-driver lang rin naman pala ako. Diba? Hindi na ako bibili ng sports car. Ordinaryong sasakyan na lang. Diba? Kaya bumibili tayo ng sasakyan. So, mga car enthusiast sa inyo dyan. Ako, hindi ako car enthusiast. Sa inyo mga manghihilig sa sasakyan. Kaya mo gusto ng sasakyan. Kaya ka bumili ng sasakyan. Gusto mo ikaw magda-drive eh. Diba? Anong silbi ng Ferrari mo tapos hindi naman ikaw nagda-drive kasi di ka marunong. Di ba? Or kung meron ka man Ferrari, marunong ka man mag-drive pero hindi mo alam, hindi mo kayang i-maximize yung Ferrari mo. Kasi takot ka na ano, takot ka na sumobrang bilis. I hope nagigets niyo yung sinasabi ko. Walang kinalaman yung maliit na bagay yung may factor yung company, no? May factor. Pero dito sa case ng tinatanong kasi ni ano, tinatanong ni Adiotor is ano ba yung magandang sasalihan, lumilipad na, 'di ba? Or palipad pa lang or whatever, no? Ako wala akong pakialam. Kasi ang totoong leader, kahit saan yan mapunta, kahit nga scam, kaya niyan paputukin. May mga kilala akong ganun. 'Di ba? Ang ganda sana ng leadership niya. Ang ganda sana ng leadership na qualities nila, kaso nga lang mas trip nila yung mga scam. Kanya-kanyang trip, walang basagan. Bahala sila. Okay. So yun ang sagot ko regarding dito. Ang focus mo, ang maging focus mo yung sarili mo. Pagalingin yung sarili mo. Okay? Mag-invest sa sarili mo, itama mo yung mindset mo, yung kailangan magkaroon ka ng skills and kailangan magkaroon ka ng experience through action. Okay, walang pinanganak na may experience agad. Sa kayo nakakita ng ganun. Diba? Pinanganak ang galing agad. Diba? Kapapanganak pa lang, namamawir na. Wala naman kayo makikita ng ganun.
Diba? Ako nga never kong inakala, never inakala ng pamilya ko, never inakala ng mga kaibigan ko na magiging ganito ako eh. Ako, kahit ako hindi ko inakala na magiging ganito, na magiging network marketing yung career ko. Kasi hindi ko naman pinangarap. Wala naman siguro, meron ba sa inyo dyan nangarap nung bata pa? Gusto kong maging networker. Wala. Siguro in the, ano, yung mga next generation. Pero yung kayo, di ba? Tayo, hindi naman tayo nangarap ng ganun. Yeah? Pero ang naging focus ko lang at that moment, at that time, is pagalingin ng pagalingin yung sarili ko. Kasi sabi nga rin ni Warren Buffett, no? Hindi ko alam kung pang ilan na siya sa pinakamayaman sa buong mundo. Last na check ko, third, ikatlo, sa pinakamayaman tao sa buong mundo. The greatest investment is yourself, no? Para praise na siguro yun. Ang pinakamagandang investment ay investment sa sarili mo. Kahit saan kumpanya ka mapunta, kung wala ka ng mga binanggit ko, kung wala ka ng 5Ms, wala ka ng mga binanggit ko, skills, ganyan, ganyan, no, walang kwenta. Kahit saan ka mapunta. Kaya maraming networkers yung gano'n. Tawag ko dun is palakang networker, patalon-talon. Kung saan-saan, pag, ay grabe dito, power dito, join ako. Tapos may nakita, ay mas power yun, dun ako. Tapos may nakita, ay hindi, mas power to. Hanggang sa nag-quit na lang. Lahat power eh. lahat naman kasi ng company may kanya-kanya namang ano yan eh. May kanya-kanyang pros and cons naman yan eh. Walang perfect na company. Merong company na ang kagandahan niya kahinaan ng iba, ang kagandahan nitong isa kahinaan nitong isa. Walang perfect eh. 'Di ba? So ang kailangan na maging focus nyo, instead na hanap ng power, ay mas power to, mas maganda to, hindi, mag-focus ka sa sarili mo. Improve mo 'yung sarili mo. Ikaw 'yung pinakamagandang, ikaw 'yung the best investment. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay. Next question. From Ethical. Power. Okay. Dapat mo bang i-video chat lagi lahat ng mga nakakausap mo online para mas maniwala yung prospect sa'yo? Depende sa'yo kung yun ang trip mo. Diba? Pero, mas, ano, based on my experience, based sa experience ng team ko, mas madali talaga nagtitiwala yung tao kapag ka tawag dito nagvi-video call kasi nakikita ka, unlike sa chat, di ba? Kasi yung profile natin pwede naman natin pikiin, pwede natin lagay si John Lloyd yung profile picture mo, di ba? Tapos sabi mo ikaw si John Lloyd, di ba? Pwede naman pikiin yun eh. Pero pag nakikita ka sa through video call, oh, mas mataas talaga yung chance sa maniwala siya sa'yo kasi nakikita ka talaga niya. Kung ano yung mag-work sa'yo, yun ang gawin mo, subukan mo. Okay, kung ano yung mag-work sa'yo, subukan mo. Okay? So, yon. Next question. Hala, wala yung pangalan nitong nagtanong. Sorry. Hindi ko na nakita. Umaakyat na naman yung ano. Umaakyat na naman yung ano, yung tag dito, yung mga comment. Nawawala. Ito na lang yung question kung sino man ang nagtanong nito. Ask ko lang po kung sa presentation ba sinasabi niyo na sa prospect yung about sa PPR? Product purchase requirement. Kung hindi naman po, kailan po yung proper time para ipaalam? Bother lang po kasi may ilang member na akong na-encounter may violent reaction regarding PPR na malaman lang pag member na sila. Depende. Hindi ko kasi alam. Ibig ko, ang pagkakaintindi ko dito is maintenance. Okay, may mga company kasi na may maintenance. Iba-iba kasi. So, hindi ko alam. No? Yung sa amin kasi, meron lang naman sa amin kasi pag hindi na maintain yung account is hindi naman nawawala yung account. Meron lang certain parts sa compensation plan na hindi na nila na nagagamit or na ma-maximize. So wala nang umaakyat na points sa kanila, parang ganoon para mas madali niyo maintindihan. Sa ibang company, meron akong company na alam pag hindi ka na maintain yung account mo, dinideactivate, nadideactivate talaga yung account, hindi ka makakapag-encash, hindi ka makakapag-encode, hindi ka makakabili ng product, wala kang discount. Yun yung pagkakaalam ko. So, hindi ko alam eh. Iba't iba. So, since sa amin ganun, kami, hindi naman namin na sinasabi yung about doon kasi nga hindi naman ganun kabigat yung consequence. So, for example, meron kaming member na user lang. Bakit namin pipilitin mag-maintain? Eh, user lang naman siya. Kada bili niya, nag-join lang naman siya sa company para gumamit ng product at maka-discount. Kasi gusto niya yung product. So, bakit namin pipilitin na i-maintain? So, yun yung sa amin. Hindi ko alam sa inyo. So, baka merong ibang reason sa inyo bakit nagagalit yung member. So, kung ganun yung na-experience nyo, negative, marami nagagalit dahil ganun, eh, explain mo na before pa siya sumali.
So meron talagang negative consequence kapag hindi na maintain yung account. Yun yung pagkakaintindi ko, ha? Sana tama yung, kasi product purchase requirement eh, sana tama yung ano ko, pagkakaintindi ko. Yun ang sagot ko do sa tanongin. Kung marami ka nakukuha negative feedback about dun, edi sabihin nyo na sa kanila before pa lang. Okay, so yun. Next question. Paano mag-approach sa kapag sales manager ko siya dati, Nels. Okay, from Nels. Ibig sabihin is higher level kumpara sa'yo. Ang pwede mong gamitin, ano nga ba? Nalimutan ko anong tawag dito sa approach na to. Third party ba? Parang ganun din eh. Tawag dito. Pwede mong gawin sa mga tao na ang tawag doon is chicken list eh. Ibig sabihin is yung chicken list is prospect list mo ng mga taong kinatatakutan mo. Ibig sabihin kinatatakutan kasi mas may authority sa'yo, mas mataas sa'yo, na na-intimidate ka sa kanila. So for example, hindi ka naman basta-basta papasok sa ano, hindi ka naman basta-bastang papasok sa opisina ng mayor para presentahan siya. Kasi trip mo lang, 'di ba? Marami kang dadaanan, 'di ba? Kakabahan ka kasi mas mataas sa'yo. Yung mga ganun na ano, yung mga ganun na example. So yung chicken list, ibig sabihin nun. So paano mo sila i-approach? Ang pwede mong gawin, isa sa mga naisip ko is ano, ito yung tinuturo sa amin dati. Ako a-approach ko kung sino gusto kong i-approach, wala na akong pakialam. Kasi ngayon, meron na akong malaking result. Pero nung nag-i-start ako, ganito yung ginagawa ko. Humihingi ako ng advice. No? Humihingi ako ng advice or pinagpra-practisan ko sila na ano, presentahan. Sasabihin ko practice lang. Edi practice lang talaga. Kung i-reject nila, edi ibig sabihin, may problem pa sa akin, may kulang pa sa akin. So maraming ways naman kasi. Yun yung binigay ko sa inyo idea. Hingan ko siya ng advice. Halimbawa, sir, meron akong sinalihan na business. Check mo nga ito kung okay sa'yo. Ganun. Diba? Or, pwede rin na, yun, meron akong sinalihan na business. Pwede ba mag-practice ako sa'yo kung paano ko sinishare yung business? Pa-practice lang. Tingnan mo lang kung ano sa tingin mo, kung pwede na ba ako. Ganun. Diba? Kung ayaw nila, diba? Next. Okay. So, yun lang naman ang pinaka-importante sa pag-invite. Huwag mo expect na sasali sila. At huwag mo rin na expect na hindi sila sasali. Doon ka lang sa gitna. Kung ano man yung maging decision, okay, that's fine. Diba? It will take some time para ma-master nyo yun. Kasi ako din, matagal ko din bago na-master yun eh. Diba? Pinipersonal ko din yung mga rejection, diba? Na nasasaktan din ako. Normal naman. Normal naman. Wala namang kahit sino sa atin ang gustong nare-reject. Diba? Kahit naman ako sa level na to, ayoko pa rin naman na nare-reject ako. Pero ang pinagkaiba na lang is kung paano tayo mag-react sa rejection. So, ayaw niya, diwag. Okay, salamat. Diba? Ginawa mo yung sinabi ko na pinag-practisan mo siya ng presentation. Diba? Tapos pagkatapos, ano sa tingin mo, di ba? Ay, hindi, yung scam yung mga ganyan. Yung mga nasa taas lang kumikita dyan. Okay, sige, salamat. Buti na lang at least nakapag-practice ako. Tapos next ka na. O, di ba? So, yun. Yun ang ano, pwede nyong gawin pagdating dito. Basta yun nga lang, wag mo expect na sali, wag mo rin expect na hindi sasali. Doon ka lang sa gitna. Kung ano man maging reaction niya, okay lang sa'yo. Okay? So, yun. Next question. From Mila, gumagamit ka ng FB ads? Yes, pero hindi ako magtuturo niyan dito kasi masakit sa ulo to. Okay, tsaka hindi siya basta-basta. And pagdating sa Facebook ads, palagi niyo itong tatandaan, hindi yan magic. Yung iba kasi, kahit anong, meron kasi yung sinasabihin, kahit anong sabi mo na hindi siya magic, in-expect pa rin na magic eh. O, tamo ngayon, wala na sila. Yung mga walang resulta, walang nangyayari, nagkukit na lang. Kasi akala nila magic yung Facebook ads eh. Yan siguro yung sikreto para yumaman din kami. Ulol, hindi yan sikreto. No? Ako na mismo magsasabi sa inyo na ginagamit ko na to ever since 2000. Nagsimula ako matuto nito 2015 yata. Tapos after nun, matagal bago ko ulit siya ginamit, 2017 na yata ulit. Tapos yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Oh. Hanggat hindi mo na ma-master yung basics, para sa akin, hanggat hindi mo master yung basics, kung hindi mo kayang magpasali ng walang ginagamit na ganito, hindi mo kaya makabenta na walang ginagamit na ganito, hindi ka rin makakabenta pag may ginagamit ka ng ganyan, kapag nag-Facebook ads ka na. Kasi ang Facebook ads para sa akin is a multiplier of your result. Your current result para sa akin, multiplier siya. Kung ang result mo ay 0, i-times mo yan sa 100, anong sagot? 0 pa din.
So hindi magic yung ganito. So at I hope malino na sa inyo. Pero kung ikaw okay lang, kung ikaw ay mayaman, marami kang perang pwedeng itapon, sige, pag tripan mo yan, try mo yan. Pero wala akong, wala pa akong lesson about diyan kasi hindi ko pa kino-consider yung sarili ko na magaling about dito. No. Ang tinuturuan ko pa lang is yung mga leaders ko, yung ibang mga piniling members ko, yung sila pa lang yung tinuturuan ko. Eh kasi hindi ko kino-consider pa yung sarili ko na magaling pagdating doon sa Facebook ads. Okay? So yun. Next question. Paano malalaman kung interesado ang prospect sa business mo? From Limwell. Approach mo muna, tapos tanungin mo. I-approach mo, i-share mo yung business mo, doon mo malalaman kung interesado siya o hindi. Hindi yan nahuhulaan. Okay? So, ang pinakampalagi niyong, tatandaan about sa inviting, yan, tinuro ko rin to sa Unlimited Prospects Handbook, is hindi yung strategy, hindi kung ano sasabihin mo, hindi yung prospect, ikaw. Ikaw yung pinakang-importante dito. Okay? Anong ibig ko sabihin? Kung natatakot kang ma-reject, wala kang patutunguhan. At hindi mawawala ang takot mo sa rejection hanggat hindi ka nare-reject ng paulit-ulit. Kasi yun lang talaga yung tanging paraan. Para mawala yung takot mo, masanay ka na. So, lahat naman ng bagay, di ba, ganun? Lahat naman ng bagay, ganun. Di ba, paano ka natutong mag-bike? Hindi ka ba natakot na madapa, na malaglag, na tumumba, na mabangga? Hindi ka ba natakot? May abnormal ka kung di ka natakot. Di ba, baka di ka tao. Di ba? Pero dahil gusto mong matuto talaga mag-bike eh, kasi yung mga kalaro mo eh, nagbabike, naiingit ka, marunong sila, ikaw hindi. Kahit magalusan ka, madapa, masugatan, maumpog, mabangga, wala kang pangailan, mag-aaral ka pa din. Di ba? Hanggang sa nasanay ka na lang. Di ba? Kahit nga marunong ka na, di ba, minsan may dapa pa din, may bangga pa din, may laglag pa din, minsan. Di ba? Pero wala ka ng pakialam. Dati yung galus mo, iniiyakan mo, para kang namatayan. Ngayon, pag nagalusan ka, bike ulit. Diba? So, ayaw mo naiintindihan yun. Lahat naman ng bagay, ganun. Kapag naitama mo yung, kapag ka ikaw ay, ano yung sense? Kapag ikaw ay hindi na natatakot sa kahit na anong rejection, kahit anong inviting ang gawin mo, as long as syempre ethical, no, mag-work yan sa'yo. Kasi kahit hindi mag-work, wala ka ng pakialam. Diba? Kasi wala ka ng pakialam sa rejection. So, yun. Para malaman mo kung magiging interesado siya, alamin mo kung maging interesado siya, i-share mo muna, dun mo malalaman. Kung ayaw niya, wag. Di wag. No problem. Kung bago isip mo, sabihin mo lang ako, tas follow up ka na lang sa kanya. Okay? So, yun. Next question. Okay, from Christy. Wag dito. From Christy Piyaka. Message mo na lang ako, wag dito about dyan. Next question. Dito. Okay, from Erickson, Jorbina. Paano mo mag-prospect through Facebook? Hi, hello. Diba? Yun. Actually, ganun. Ano kasi, meron akong mga training, by the way ha, meron akong mga training about, marami akong training about inviting. Isa sa mga top videos ko sa YouTube about inviting prospecting. So, I highly recommend panoorin nyo rin yun kasi yun, kompleto. No, kumpara ako dito, kasi ako dito is hindi naman sa nagmamadali, pero binibilisan ko na masagutan yung mga tanong nyo na na-maintain pa rin yung quality as much as possible kasi marami kayong nagtatanong. No, gusto ko masagot lahat ng kaya kong masagot within 1 hour. So, kung sakali man kulangin ako, punta kayo ng YouTube kasi andun, kompleto dun. Libre lang lahat. Meron rin ako yung ginawa, yun nga, Unlimited Prospects Handbook. Pwede nyo rin tingnan mamaya pagkatapos nito. So, yun, about sa more inviting, ganyan. Kasi pagdating sa, yun, katulad nung sinagot ko kanina kay Limwell, same lang din naman eh. Kahit anong klaseng inviting yung gawin mo, kahit anong klaseng prospecting yung gawin mo, kung takot kang ma-reject, walang kwenta yun lahat. No, kahit pa matutunan mo yun sa pinakang power payaman na upline mo, kung takot kang ma-reject, walang kwenta yun. Sasabihin mo, hindi effective. Hindi, takot ka lang talagang ma-reject. Okay, ikaw yung may problema. Okay? So yun. By the way, hindi ko rin to nabanggit kanina. Pag ako sumasagot sa tanong nyo, no, hindi ko sinasagot kung sino lang yung nagtanong. Para sa inyong lahat yan. Okay? Itong mga nagtatanong na to, itong mga power na nagpayaman na nagtatanong na to, no, by the way, salamat sa inyong mga nagtatanong. Really appreciate yan. Sila yung malalakas ang loob na nagtatanong para sa inyo. Kumbaga mga spokesperson nyo. Kasi marami kayo dyan
na nahihiya ka magtanong, eh sila yung mga spokesperson nyo. So, yung pag ako sumagot sa bawat tanong na to, ang sagot ko ay para sa inyong lahat. Hindi to para dun lang sa nagtanong. Okay, so yun. Next question tayo. Napapansin ko kasi na may mga... Napapansin ko kasi may mga downlines akong inactive. Araw-araw ko kinakamusta pero feeling ko hindi naman na willing. Kailangan ko na ba sila hayaan tumigil na sa pangangamusta? Feeling ko naman na guide ko sila gawin nila sin na lang ako at like zone. So, si Ruth. Okay, so yan. Great question, Ruth. Yes, tama ka. Pabayaan mo na sila. Di ba? Hindi mo... Ito ha. So far sa naaalala ko, sinimulan ko yung grupo ko, which is yung Team Genuine. Hindi ko maalala, hindi ko na nga maalala kung sino yung huling kinamusta ko. Hindi ko na maalala kung sino yung huling kinamusta ko. Parang wala na akong, sino ba huling kinamusta ko? Parang wala na akong maalala. Kasi hindi ako mahilig mga musta. No? Yun yung sa akin, yun yung sa side ko. Sa akin kasi bilang upline, ito, nililinaw ko rin to sa mga members ko. Kaya napaka-importante. Mami, I highly recommend Ruth, Leiva, at sa inyong ibang may ganito ring problema. Napanoorin nyo yung video ko sa YouTube, yung ano yung dapat ituro sa bagong member. Mahaba yun. Pero napaka-powerful nun, especially yung part ng pagtatama ng mindset. Na-expectation pala. Na-expectation. And mindset din. O, tama. Mindset, expectation, pagtatama nun. Ito yung sa akin bilang leader. The more na pinaparamdam mo sa mga members mo na ganyan, na sobrang caring ka sa kanila, the more na babaliwalain ka nila. And vice versa. The more na pinararamdam mo sa kanila na parang wala kang pakialam, no? Yung mga potential leader mo dyan, sila yung maghahabol sa'yo. Hollywood level shit na yung tinuro ko na yung sa inyo, ha? So, I hope, tandaan nyo yun. Okay? I hope tandaan nyo yan. Kasi ako, as ito sa experience ko, ginawa ko rin yan before. And dati pa nga, na-offend pa nga ako pag sinisinzone ako. Na-offend ako pagka nilalike lang ako, ganyan. Pero na-realize ko kasi na later on, na-realize ko na bakit ako nagsasayang ng oras sa mga gantong klaseng tao? No? Bakit ako nagsasayang ng oras? Ako, ang importante sa akin bilang upline is magabayan ko sila, mabigay ko sa kanila yung basic na kailangan nilang matutunan para mabawi yung puhunan nila para sa mga bagong sali. Just bahala na kayo. Di ba? Ang sinasabi ko na lang is, andito ako, tanongin niyo ako, sasagot ako basta available ako. Dati kasi, nakababad ako sa Facebook. Ngayon hindi na kasi, ibang level na eh. Pero, hindi nyo na pwedeng gayahin kasi sobrang dami ko na ring downlines. Dati nakakababad pa ako sa Facebook, nasasagutan ko pa yung mga tanong na pero pagtagal hindi na din. Kaya talagang napaka-importante ng culture, napaka-importante na nagbibuild ka ng other leaders. And ang pinaka-importante dito sa part na tanong ni Ruth is sa member upline-downline commitment. Okay, nililinaw ko sa kanila na yung commitment ko sa'yo ay yung commitment mo sa pangarap mo. Kung hindi ka committed, di rin ako committed sa'yo. Ngayon, real talk nga kasi ako eh. And sinasabi ko rin sa kanila na hindi ka sumali sa akin para maging magtropa tayo, magkaibigan, no? Sumali ka kasi gusto mo matupad yung pangarap mo. Yung pakikipagkaibigan na part, in the process, magiging process yan. Pero ako, kapag ako meron tinuro sa'yo, hindi mo ginawa, bahala ka na sa buhay mo. Prank ako sa... no, medyo harsh. Pero ganun yung ano ko eh, ganun yung style ko. Ganun ako. No, hindi mo kailangan gayahin. Ang pinupunto ko dito is bakit ako ganun is yun nga, ang commitment ko kasi sa kanila ay depende sa commitment nila sa goals nila. Kung hindi sila committed, bakit ako mag-commit? So yun. 'Di ba? Ako pag ako nangamusta, dati dalawang beses mabait pa ako dati. Pag ako nangamusta dalawang beses eh. Pag una sininzone ako, pwede pa rin ako mga musta ng second time. Second time na mga musta ako tapos sininzone pa rin ako, bahala ka na sa buhay mo. No? Hindi kita jowa. Ba't kita kakamustahin everyday? Hindi ako nakakamusta rin everyday. Napakadalang kong mga musta sa member. Kasi nakapag-build naman ako ng magandang culture. So, hindi lang akong inaasahan nila. And ngayon, pag ako nangamusta tapos sininzone ako, hindi na ako mga musta ulit kahit kailan.
Unless mag-message ulit siya. Siya na yung mag-message sa akin. No? Kasi para sa akin, bakit ko sasayangin yung oras ko sa'yo? Mag-focus ako sa production ko. Ang harsh nitong kung pakikinggan, kung ikaw ay masyadong emotional at balat sibuyas ka, ang harsh nitong pandinig. Pero ito yan eh. Bakit ka magsasayang ng oras sa mga ganitong klase ng tao? Sa pinapakita nila na attitude, hindi sila committed. Ayaw nila or ayaw na nila. Bakit mo pa ipipilit? Nangihinayang ka para sa kanila? Nangihinayang ka sa ininvest nila? Ikaw ba hindi ka nangihinayang sa oras na sinasayang mo para sa kanila? Hindi ka ba nangihinayang? Sila ba nangihinayang para sa'yo? Wala silang pakialam sa'yo. Ang harsh painggan, pero yun ang totoo eh. Yun ang totoo eh. Anong gusto nang sabihin ko? Ano lang tayo dito? No, friends tayo, di ba? Hindi ka nag-networking para sa ganun. Gusto mo ma-achieve yung mga pangarap mo. Along the way, magiging magkaibigan tayo. Pagka nagtagal ka. Kung hindi, di hindi. Diba? Pero ang pinaka-purpose mo, ba't ka sumali? Kasi gusto mo matupad yung pangarap mo eh. Kung di ka committed, bahala ka. Di ko na problema yan. Ako, basta ako, di ako nagkulang. Di ka pwedeng bumalik sa akin tapos sasabihin mo, akong rason, ako may kasalanan, bakit di ka kumita? Ano bang ginawa mo? Diba? Kaya yung mga members ko, hindi sila makaganon sa akin. Marami rin nga nagkukwit. Marami hindi nagtatagal. Marami inactive. Wala akong pakialam. Bakit ko sasayangin yung oras ko sa ganun? Eh, mayroong mga active dito. At ito yung malupit. Itong mga active na to, hindi nila kailangan yung oras ko. Majority sa kanila, hindi nila ako kailangan. Bakit nagkukusa sila eh? Yun yung ironic, diba? Kung sino pa yung binibigyan mo ng oras, sila yung mga hindi dapat bigyan ng oras. Kung sino yung mga hindi mo napapansin na mga active na humahataw, di ka nila kailangan. Mag-focus ka sa hataw mo, yun ang pinakang sagot. Ang dami kong sinabi, yun lang pala yung sagot. Lead by example. Okay, lead by example. Ako, ang focus ko is production ko, profit producing activities. Kasi sa level ngayon na, kung nasan ako ngayon, nasa level na meron ako ngayon, ang focus ko na is yung mga leaders ko at naghahanap ako. Akala lang ng mga members ko, I think alam nila to, pero hindi nila alam kung kailan ko ginagawa. Na, pag offline ako, akala nila ganun, hindi nagmamasid ako. Hinahanap ko dyan kung sino yung masisipag. Hinahanap ko kung sino yung nagtsatsaga. Tapos tinitesting ko. To the point na, tinitesting ko sila. Minsan, to the point na para mag-quit sila. May sayad ako eh. Di ba? Tapos pag hindi nag-quit, sige, payayamanin ko to. Di ba? Ganun yung style ko. Pagka wala akong magawa. Diba? Pero majority kasi ng time ko is nasa profit producing activities ko. Ako nagre-recruit, nagbebenta ng products. Okay? And then makikita na lang nila sa top performers list, sa top earner list, na humahataw ako. And kung sino yung mga mai-inspire, sila yung gagaya. Sila yung lalapit. Sila yung magtatanong. Sila yung magtsatsaga. Eh di alam ko kung sino yung dapat ko pagbigyan ng oras. Bakit ko pagbibigyan ng oras itong mga tamad na to? Diba? Bakit ko pagbibigyan ng oras itong mga madrama na to? Sayang oras ko, 24 hours lang ang meron ako, 8 hours pa natutulog ako. 16 hours na lang yung meron ako, every single day. Tapos sasayangin ko sa mga tamad. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Hindi ko rin pala na-explain. Real talk ako magsabi. Sabi ko naman sa inyo, real talk ako eh. Baka yung mga first timer dito sa inyo nagugulat. Okay, magulat. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay, chill lang kayo. Okay, so yun yung yun yung side ko. Root, and para sa inyong mga nakaka-experience nito, umataw ka na lang. Mag-recruit ka na. Kaya nakikita nyo pa yung mga inactive nyo na member kasi ang konti nila. Patunay lang na hindi ka humahataw, na hindi sapat yung hataw mo. Ang konti nila, nabibilang mo pa eh. Nalalaman mo pa kung sino yung inactive eh. Ako hindi ko na alam. At wala na rin akong paki. Basta ako, nagawa ko na yung trabaho ko is to guide them and to give them knowledge. Pero sila gagawa. At alam naman nila yon. Before pa sila sumali, sa video presentation pa lang namin, sinabi ko na yon. Gawin mo kung ano sinabi ko. Kung hindi mo gawin, bahala ka sa buhay mo, hindi ka kikita. Hindi ka kikita. Hindi ka na problema yon. Problema mo na yon. Diba yun yung
yun lang sa akin. And base naman dito sa sinabi sa akin ni Ruth is, feeling ko naman nag-guide ko sila sa gagawin nila. Okay ka na, okay ka na. Huwag humataw ka na lang sa'yo. Ikaw mag-recruit ka, ikaw magbenta, ikaw mag-produce, tapos pakita mo na lang sa top performers list yung resulta mo. Hindi sa salita na, hatawa ko, ito yung production ko today, di ba? Selfie, may pinisentahan ako, production, hindi sa ganun. Pakita mo sa top performers list, sa top earner list na nandun ka. Tapos yung sa mga downlines mo, pag na-inspire yan, hahataw yan. Sila yung bigyan mo ng oras. And ito yung malupit, di nila kailangan oras mo. Basta ako, sinasabi ko lang, pag may tanong ka, tanong mo sa akin, message mo ako, message mo yung ibang mga leaders, message mo yung ibang mga members natin. Pwede kang magtanong, basta ako available ako, sasagot ako. Kung kailangan mo ako, alam niyo, mas natutuwa ako pag hindi ako kailangan ng downline ko. Mas natutuwa ako noon. Bakit leverage? Ay, salamat, hindi ako kailangan ng downline ko. Ibig sabihin, nagkukusa na. Masaya ako, nagiging leader na. Diba? Ako, lumalapit ako sa upline ko kapag hindi ko lang talaga alam kung anong gagawin ko. Kapag kailangan ko ng guidance, kapag kailangan ko ng wisdom, tsaka ako lalapit. Hindi everyday. Kasi leader ako eh. So, ganun din sa downline. Kaya hindi lumalapit sa'yo, tapos nakikita mo nagpo-produce ng kanya, matuwa ka. Leverage. Yun naman ang essence ng networking eh. Di ba? So, mag-focus ka na sa production mo, mag-focus ka sa activities mo, sa resulta mo. Lead by example. I-inspire mo sila through your result, hindi through your words. Diba? Your result, ipakita mo. Gagaya sa'yo yung mga potential. Yung mga hindi potential, yung mga tamad, bahala sila sa buhay nila. Hindi mo na problema yun. So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Na-excite ako pag ganun yung klase ng tanong yun, leadership. Payaman ba? Power? No? Payaman na ba? parang na-culture siya kayo, parang mga nagulat kayo dyan na wala na nagko-comment. Pero nakikita ko, 70 yung nanonood. Okay, so yan. Okay, next question. Next question. Okay, si Jen. Okay, si Jen Lucido. Meron tayong training. Okay, meron tayong itong training na to. Basta mga technical, meron tayong training yan sa academy. Okay. Denmark. Anong dapat gawin para lumakas yung loob? Mag-approach ng mas mataas sa'yo gaya ng teacher, principal? Ano yung dapat gawin bilang baguhan? Dahil minsan napapanghinaan ako ng loob. Kapag hindi mo sila nilapitan, iba yung magpapasali sa kanila. So kung okay lang sa'yo yun, wag mo na silang lapitan. Yun. Kung okay lang sa'yo, iba magpasali sa kanila, edi huwag mo na lapitan. Hayaan mo na sila. Okay. Ayan, yun yung sagot ko about dun. Okay, next question. Very effective. Okay, welcome kay sino? Josephie Corpus. Alright. Payaman pa ba tayo dyan? Payaman pa ba? Payaman. Okay, so yun, next question na tayo. It's already 8:43. So meron pa tayong 17 minutes. Mga ganun. Okay, once again, pagbibigyan muna natin magtanong yung iba. Arvin Bayaborda, paano magpalaki ng network? Mag-recruit ka. Huwag kang tumigil sa pagre-recruit. Yun lang. Yun yung sagot. Mary Araza, paano mag-follow up? Kamustahin mo sila. I-share ka ng kwento mo. Meron akong video nito sa YouTube about sana. Itong mga technical na to. Technical na training, follow up. Meron ako niyan sa YouTube. Pwede niyo i-check mamaya. Kung nabibiting kayo sa mga sagot niyo, pwede niyo hanapin doon. Kasi marami doon, libre. Libre lahat. Erickson, paano magkaroon ng unlimited prospect? Check mo yung unlimited prospect handbook mamaya. Doon mo malalaman. Okay. Jennifer,
Anong may bibigay niya natin sa online selling? Online selling. Okay. Unang-una sa lahat, pagdating sa online selling, kailangan alam mo kung ano yung binibenta mo. At para malaman mo, dapat ginagamit mo. No? Network marketing to ha. Hindi to, ano ha. Hindi to yung benta-benta ka lang ng kung ano-ano. Katulad ng ibang mga online sellers. Iba yon. Network marketing to. Na online selling. Ibig sabihin, binibenta mo yung product ng company mo. Kailangan alam mo kung ano yung binibenta mo, at para malaman mo yun, kailangan ikaw mismo gumagamit. Bago ka maging pusher, kailangan mo muna maging user. No, kasi the best seller is a satisfied customer. Sabi nga ng isa sa mga mentor ko, the best seller is a satisfied customer. Kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa produkto mo, hindi mo maibebenta yan. Lalabas at lalabas yung duda mo. Lalabas at lalabas yan. Malalaman at malalaman ng prospect mo yan. No, nakamit na ba kayo ng kahit na sino na nagsishare siya ng something na product na kitang-kita mo sa kanya yung excitement, ramdam na ramdam mo na totoo yung sinasabi niya, ramdam na ramdam mo yung pagkamangha niya dun sa produkto na ginagamit niya. Nakaka-encounter na ba kayo ng ganun? Kung hindi pa, umalas nyo naman. Di ba? De, joke lang. Naka-encounter na kasi ako ng ganun, mga ganun. Nagkukwento lang sila. Bakit? Kasi satisfied sila sa ginagamit nila eh. Di ba? Grabe dati sis, ito yung ginagamit. Minsan nga, hindi sila seller ng product na yun. Hindi sila, not necessarily seller sila. Tuwan-tuwa lang talaga sila dun sa product. Grabe, dati kung ano-ano na nagamit ko, tapos ito lang pala yung solusyon sa problema ko. Tapos nagkukwento lang sila. Tapos maya-maya, nagtatanong ka na, magkano ba yan? Di ba? Kasi satisfied sila eh. Yung iba kasi dito sa inyo, benta ka na ng benta, hindi mo naman ginagamit yung produkto mo. Benta ka ng benta, hindi mo naman, ni ikaw mismo, hindi ka kumbinsido sa binibenta mo. Ikaw mismo nagdududa ka. Ikaw mismo kulang-kulang yung pagkakaalam mo dun sa product. Tama o tama? Tama, correct or right? Di ba? So, yun ang napaka-importante na part. Kasi kapag ikaw satisfied ka, alam mo kung ano, kahit nga hindi mo alam yung kompletong details about the product, pag nasatisfied ka doon sa product mo, hindi na kailangan eh. Hindi mo na kailangan alamin lang yung ingredients, di ba? Anong ibig sabihin ng Garcinia Cambogia? Anong ibig sabihin nitong essential oils na to? Di ba? Wala ka nang pakialam doon. Isishare mo na lang kung ano yung naranasan mo. Di ba? Di ka na magbabanggit ng kung ano anong ingredients din kahit ikaw mismo hindi mo naman naiintindihan. So, yun. Pag naunawaan nyo yung sinasabi ko, no? Ang dali mong makakabenta. Okay. So, yun. Okay. Next question. Ano namang oras? 8:47. Siguro mga dalawa, tatlong tanong pa to. Kier, paano mag-handle ng group sa MLM company? Baguhan lang po kasi ako. Now, by group, gano'ng karami yan? Kasi ang importante, yun nga, ito ha, para sa mga katulad ni Kier, nagkakaroon ka na ng mga members, tapos nakikita, ikaw yung nakikita nila as upline, di mo alam kung anong gagawin kasi bago ka lang din, di ba? Kung sakaling ganun ka rin, punta ka dun sa YouTube video ko na anong ituturo sa bagong member. No, hanapin nyo yun. Type nyo lang sa Google o sa YouTube, ano tuturo sa bagong member Carl Serrano. K ha? Tama yung spelling dapat. Tapos lalabas na yun, nasa 45 minutes yata yung training, haba nung training niyan. Hindi ko in-expect nahahaba ng ganun yun. Tagal ko nang ginawa yun, pero na, hanggang ngayon, effective pa din yun. 2 years na yata yung, mula nung ginawa ko yung video na yun. Pero hanggang ngayon, effective pa rin siya. I-leverage yun. No? I-leverage yun. Kasi pag ikaw nag-handle ng group, ito yan, hindi mo kailangan na alam mo lahat. Eventually, mag-grow ka din. And just make sure na patuloy kang nag-aaral, especially yung mga umattend ka ng mga leadership training. Yan, ganun. Kung ganito yung topic eh, leadership. Umattend ka ng mga leadership training. Humingi ka ng guidance sa upline mo. Hindi mo naman kasi kailangan solohin lahat. Kung walang kwenta yung upline mo, hanap ka ng mas upline pa sa taas. Meron pa dyan. Hanggang sa umabot ka sa 001. Hindi ako nagbibiro. Hanggang sa umabot ka sa may-ari. Hindi ako nagbibiro. Humingi ka ng guidance sa kanila. Kung ayaw nila, punta ka dun sa YouTube ko. Andun, ang dami dun. Paghahanapin mo dun about sa mga ganitong klase ng topic, hanapin mo downline,
keyword, mga keyword na downline member. Hindi ko na kasi maalala yung ibang mga dami na kasi nun nung ginawa ko ng videos. Pero yun yung naalala ko, ano yung ituturo sa bagong member. Leverage mo yun, aralin mo yun. Hindi mo kailangan alam lahat, hindi mo kailangan ituro lahat. Basic lang ang importante sa member. Palagi niyong tatandaan, ang importante lang sa bagong member, mabawi nila yung puhunan nila. Pag nabawi na nila yung puhunan nila, may necessary skills na sila nun, nung time na yon. It's either recruiting or selling or both. Itutuloy-tuloy na lang nila kung anong ginagawa nila. Di ba? Tapos mag-grow rin sila kasabay mo. Kaya ikaw bilang leader, bilang upline, kayong mga upline dyan, bilang leader, dapat you are always one step, two step, three steps ahead of your members. Once again, hindi mo kailangan alamin lahat kasi ako hindi ko alam lahat. Kaya ako ganito magsalita, no? Wag na wag niyong i-compare yung sarili niyo sa kahit na sino na mga lodi niyo. Kaya ako ganito magsalita, 'di ba sinabi ko kanina, almost 7 years na ako dito. So kaya ganito ako magsalita, dire-diretso, parang tanga lang minsan, 'di ba? Tagal ko na 'tong ginagawa paulit-ulit eh. 'Di ba? Na-meet ko na siguro lahat ng pwede kong ma-meet na klase ng tao, na klase ng prospect, na klase ng downline, na-meet ko na lahat. Tagal ko na 'tong ginagawa. Pero nung nagsimula din ako, din wala rin akong alam. 'Di ba? Gutom lang talaga ako sa knowledge, gutom ako matuto. And alam niyo, napakaswerte niyo, bakit? Kasi meron ng ganito eh. Sa time niyo ngayon, meron ng YouTube. Marami akong ginawa na YouTube videos. Nung time ko walang ganun-ganun eh, ang pahirapan eh. 'Di ba? Pahirapan. 'Di ba? Parang ang tanda ko na tuloy nung time ko. No, 25 pa lang ako. Magto 25 pa lang ako ngayon taon. No? So, kasi ang tagal ko na siyang ginagawa, nagsimula ako ng 18. Paulit-ulit. Kaya huwag niya na-expect na ganun. Hindi mo kailangan malaman lahat. Basta basic skills, mindset, tamang expectation yun. Nandun yun sa ano, doon sa YouTube na sinasabi ko. Okay? So yun, next question. Okay, ito Melvin. Okay, Melvin. Bakit ang mga leaders na malalaking company gusto nila na 7 account agad ipasok ng invite nila kung kumpleto gusto ipagawa ng leader group nila? Anong dahilan? Wala akong nakikitang ibang dahilan. Talaga iniisip ko eh. Baka naman ano, iniisip ko baga nagbibigay ako ng benefit of the doubt na baka naman talagang ano, baka naman talagang gusto nilang ano, makatulong. Pero para sa wala eh. Pera talaga eh. Pera talaga eh. Diba? 7 accounts agad. Katulad na bang, parang nasa last live ko rin yata to, yung about dito sa tanong na to. Nagpapamultiple accounts lang ako sa member ko kapag siya yung nag-open or kapag nakita ko nag-grow na yung grupo niya. Diba? Alangan naman na late kung sabihin nyo sa kanya yung ganun. Pero meron naman kasi kaming, kung di ako nagkakamali, meron kaming training about multiple accounts. Parang wala. Kasi hindi ako mahilig magpaganyan. Pero, ang tinuro namin is basic. Hindi kami nagturo ng about ng details sa dapat mag-7 heads ka, yung mga ganyan. Hindi. Ang tinuro namin si tamang positioning. Doon namin nabanggit na, pag nagbibuild ka na, kung single account ka, mag-strong leg ka muna, kasi wag mo lalagyan yung kabila hanggat hindi ka nagsisecond account. Doon namin nabanggit yon. No, kasi kapag ka multiple accounts ka, mas malaki yung potential income. Baka na nabingi kayo doon, sorry. Potential, yung kasi yung tinatanggal ng mga power payaman upline eh, yung potential. Sinasabi nila na malaki ang kitaan pag multiple accounts ka. Tinanggal nila yung potential, which is yun ang importante na part doon. Kasi hindi naman porket naka multiple accounts ka, kikita ka na ng malaki. Nasa selling skills, recruiting skills ang pagkita ng malaki. Hindi sa multiple accounts. Mas malaki yung potential income mo. Kasi kahit na naka 700,000 accounts ka pa dyan, kung wala kang alam sa ginagawa mo, walang kwenta yung mga accounts na yun. Tama, correct, or right? Diba? Kaya kami, ako, pagka sa prospect, pagka siya nag-open, ilang accounts dyan? O, tsaka ako i-discuss yun. Pero hindi ko sasabihin na 7 accounts ka para kumita agad ng malaki kasi power pa yaman pag dapat ganito 7 accounts perfect pyramid. Hindi. Kung gusto, kung anong trip mo. 'Di ba? Pero yung mga walang pang 7 accounts hindi ko pipiliin. Lalo-lalo na yung mga first timer. Ito muna ang pinakamaliit na package namin.
benta mo yung product, paikutin natin yung pera mo, palakihin natin, pag lumaki na, tsaka mag-upgrade, tsaka magdagdag ng account. Sinasabi ko nga yung mga member ko na as much as possible, ini-encourage ko sila na yung multiple accounts nila, tawag dito, ay yung upgrade nila or tsaka multiple accounts, dapat manggaling sa income nila sa negosyo. Hindi sa income nila sa labas, like kung nag-work sila or OFW. Ini-encourage ko. Pero nasa sa kanila kung gusto, mas kung gusto nila na, hindi, gusto ko talaga, decidido na ako mag-multiple accounts, hindi ko naghihintay na kumita pa ako ng malaki. Di ba? Kung talagang decidido sila at naniniwala sila na kaya nila, go! Support! Kasi kompleto naman kami ng dapat ituro eh. Hindi naman ako mag-aano dyan eh. Hindi naman ako nagkukulang dyan eh. Pero kapag ka sila ipaduda-duda pa, mag-ano ka muna, kumuha ka muna ng experience, kumuha ka ng result sa negosyo. Tapos paikutin mo yung pera na yun, yun yung pang-upgrade mo, yun yung pang-multiple accounts mo. Ganun ang gawin mo. Yun ang tinuturo ko. Kasi hindi ako mukhang pera. Hindi ko habol yung pera nung prospect ko, nung downline ko, nung member ko. Now, hindi ko sinasabi na hindi importante para sa akin. Hipokrito naman yun. Diba? Importante sa akin. Siyempre, masaya ako. Kumikita ako ng malaki. Maganda yung buhay ng family ko. Maganda ang buhay ko. Pero hindi ibig sabihin nun, mas uunahin ko pa yun. Mas ipapriority ko yung pera kaysa dun sa tao ko. Kaysa dun sa prospect. Ano? Iisipin ko siya. Kung ano yung best sa kanya. Hindi ko siya pipilitin. Multiple accounts ka, itong gamit, upgrade ka ng gantong account namin, pinakamalaki para power, payaman ka. Hindi, kung ano yung ano sa'yo, process. Gather ka ng skills, matuto ka. Pag magaling ka na, kahit hindi naman magaling, kahit pag nagkakaresulta-resulta ka na, di ba, tsaka mag-upgrade, tsaka ka mag-ano, kahit pautay-utay, konti-konti lang. Di ba? Yun yung style ko. Yun yung sa'kin, yun yung side ko. Kaya hindi ganoon. 'Di ba? Minsan kayong mga member namin sa iba pa sa iba pa nila na nalaman yung multiple accounts. Hindi sa ibang leaders ko, ibang sa crossline namin doon pa nila nalalaman na may multiple accounts pala. Diba? Kasi hindi kami masyado nag-aano diyan eh. Ang importante kasi sa akin, yung mga committed na members ko, kumita sila. No? So, ina-explain namin itong mga gantong bagay. Actually, recently, nagbaliwan kami sa compensation plan na no, in-invite ko yung mentor ko na mambaliw sa compensation. Explain yung compensation plan. Meron naman kaming explanation. Pero yung updated, tapos yung benefits ng accounts, ganyan, multiple accounts. Hindi naman more on multiple accounts eh. Upgrading ng accounts, yung mas malaking package kumpara dun sa maliit. And pero inulit ko din, sinabi ko sa dulo na hindi siya compulsory. Nakita niyo kung ano yung potential, it's up to you to decide. It's up to you to decide, bahala ka na. Kung sa tingin mo okay, grab the opportunity. Kung sa tingin mag-upgrade ka, mag-multiple ka, kung sa tingin mo ay hindi pa ako sure dito sa negosyo na 'to, baka hindi naman totoo, edi wag. Trabahuhin mo lang muna kung anong meron ka ngayon. Okay, so I hope marami kayong natutunan. It's already 8:58. Pasensya na doon sa mga hindi ko nasagot na tanong. So, pero I hope marami kayong natutunan dito sa ano natin, dito sa power and session natin. Dito sa Q&A session natin. So once again, itong Q&A session natin is ginagawa natin every Friday at 8 PM Philippines time. So sa mga hindi ko nasagutan yung tanong, agapan nyo next time. Agapan nyo. Para kayong unang magtanong. And meron akong mga additional resources na pwede nyong ma-i-check. Katulad kabilang na doon yung Unlimited Prospects Handbook. Paano ka magkakaroon ng Unlimited Prospect? Nandito sa post na to, andyan yung link, makikita nyo mamaya. And meron pa akong isa pang course, yung Overcoming Objection. Doon mo matututunan na sagutin lahat ng objection ng prospect mo. Yung wala akong pera, busy ako, pyramiding yan, scam yan, networking ba to? Lahat ng objection na maiisip mo na andun sa course na yun, mini course na yun. So, i-check nyo na lang. Makikita nyo yung link dito sa description nitong video na to. Okay? So, I hope marami kayo natutunan. Kita-kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Power payaman.